So, pasensya naman, no, kung yun sa paggawa ko ng video na yun, ang dami kong sinasabi nung time na yun. Kasi gusto ko mas ma-elaborate din kasi yung sa internet. Kasi yun na naman ang mahalaga, no? Kasi pag sa registration nga naman, may iba namang mga Pinoy, Pinay, na mga matatagal na doon. Yung alam na kung paano mag-register, tutulungan ka naman, no? Kasi ang mas nag-focus ako kasi dito sa paano nga naman pagka mag-load ka na sa internet mo, di ba? Siyempre tayo, hindi pwedeng walang internet, di ba? Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So mga kaswisi, you know, babalikan natin yung ating episode tungkol sa pag-register ng SIM card, no? Kung saan may nag-comment about dito sa ating naging episode noon, no? Kung saan in-explain ko naman na kung paano mag-register. Pero syempre, nung time na yon, hindi ko ma-elaborate gawa ng marami kasi akong ginagawa. So, napa-video lang ako nung time na yon kasi nga para may share ko sa inyo yung naging experience ko, no, na mag-register using this kind of SIM card, no, which is Kabayan, no, Kabayan SIM card, no. So shout out nga pala kay Ate, ayan siya, no, sa makikita niyo sa screen, no, kasi parang galit na galit siya dito kasi paulit-ulit nga daw yung sinasabi ko. Pero siyempre, itong video na to mga kaswisi, i-elaborate na natin, no, kung paano nga ba mag-register sa Kabayan SIM card. Yan. Kasi gaya nga na nasabi ko, siyempre before tayo ma-deploy sa bansang Hong Kong, so magbibigay na sila ng mga SIM card, mga tagubilin, ganyan, yung mga possible na pwedeng mangyari sa atin doon kapag tayo ay nandun na, no? So, may mga briefing, no? At ibibigay na yung ating mga documents, no? So, dito mga kaswisi, syempre, habang naghihintay tayo, so, ipapalit mo na yung SIM card mo, no? Ng pang Hong Kong. Pero, since nawala pa tayo sa Hong Kong, so, hindi pa natin ma-activate yan. Unless, kapag nandun na tayo, then, pwede na, no? So, dito mga kaswisi, pag magre-register ka kasi, kailangan, meron kang internet connection, no? Or data galing mismo dun sa SIM card kung saan magre-register ka nga, 'di ba? So syempre pagka ano, naka-insert na nga yung SIM card, so sa mismong lagayan ng SIM card yung ibibigay sa yung pang ano, parang packaging niya ng SIM card mismo. Meron kasi doon QR code, no? Kung saan i-scan mo 'yon, no? Doon mismo sa lagayan niya. So, doon mo yon makikita, no? So, next mga kaswisi, meron kang makikitang 20-digit doon mismo sa lagayan ng Kabayan SIM card, no? So, itatype mo yon sa makikita mo yon sa prepaid SIM or mismo doon sa lagayan niya, no? So, itatype mo yon. Kasi nga, pag once na ano mo na siya, na-scan mo yung QR code, so lalabas yung mga instructions na pwede nating gawin, no? Kung paano nga ba mag-register, no? Using the SIM card na binigay sa atin ng ating agency before tayo pumunta dito sa Hong Kong, no? So, next mga kaswisi, no? So, i-verify yung SIM card mismo. Syempre, para ma-ano kagad ng system ng Kabayan na itong number na to ay ma-activate na, no? Automatically yon. So, siguro maghihintay ka lang naman na mga few minutes lang yon, no? So, next mga kaswisi, meron ka makikitang proof na ikaw yon, no? So, since wala pa naman tayong Hong Kong ID, o kung alimbawa meron ka na ng Hong Kong ID, so ipipicture mo yon, pipicturean mo yon para to verify, no? To clarify, to verification na rin na ikaw yon, na ikaw yung magmay-ari ng number na yon, yung SIM card na yon. So, kailangan mo nun, no? Pwede rin passport yan. Kasi nga, wala pa nga tayong Hong Kong ID. So, passport, pwede.
ipicturan mo lang yung passport mo. So, syempre, kailangan malinaw, no? Para malinaw yung pangalan mo doon, yung picture mo, yung ibang details mo, no? So, syempre, meron doon nakalagay kung individual ka ba o company. So, ang usually na nilalagay natin dyan is individual. Kasi individual naman talaga tayo ay hindi naman tayo under ng company, no? So, next mga kaswisi, kung hindi na masyado nabasa ng system, so, magpipill up ka lang naman ng registration doon. Kung ano yung pangalan mo, full name mo, address, tapos yung, ano bang tawag dito? Lahat ng information na meron ka, no? So, pagka na fill up mo na yon or nagkaroon ng appear or na automatic na lagay na yung pangalan mo doon, so i-verify mo yon kung correct ba yon o hindi, pwede mo naman baguhin kung mali, no? So pag na-correct mo na yon at na fill up mo na lahat yon, so i-click mo yung submit, no? So pag-click mo ng submit, mga kaswisi, so maghihintay tayo hanggang sa makita mo na na-registered ka na. So meaning pwede ka nang gumamit ng internet, no? O pwede kang tumawag dyan mismo sa Hong Kong. Siyempre, pagka international naman o roaming na tinatawag, so merong mga codes, no, kung saan pwede kang tumawag, no? For siyempre, maglo-load ka nga naman, no? Pero since na prepaid ang ano natin, gamit natin, so every month tayo mag-load nito, no? Lalo na kung internet ang ating ginagamit, no? So dito mga kaswisi, kung paano nga ba mag-register sa internet, no? So makikita nyo sa screen, no? Yung mga meron, no? Yung sa usually naman ang ginagamit natin ay 4G local data sa Hong Kong, no? Meron kasing 2 days lang, so worth is 20 Hong Kong dollar, no? Merong 30 days. Ang cost niya ay 88 Hong Kong dollars. Meron din naman 90 Hong Kong dollars, no? Meron din naman 90 days, which is 3 months, no? So, 218 Hong Kong dollars ang babayaran mo, no? So, meron mga benefits, no? Kung sa 20 Hong Kong dollars na ilo-load mo, so ito yung benefits mo, yan. Tapos, kung sa 88 Hong Kong dollars na ibabayad mo, or oo, kasi nga yun naman ang bibiliin mong SIM card, no? Prepaid card, no? So meto yung benefits niya, yan. Tapos kung sa 90 Hong Kong dollars, good for 30 days, so yun yung benefits. So makita niyo naman niya sa screen, no? Sa 90 days ganun din, no? So dito mga kaswisi, since na ang usually na ginagamit is 100, no? Diba yung gaya na nabanggit ko nung una is 100 Hong Kong dollars na prepaid load ang binibili, kasi may additional na 10 pesos yon para sa kung naman ang freebies na kayang ibigay ng kabayan SIM card, kasi meron naman sila mga pa-freebies. Alimbawa, may libreng tawag sa international roaming ganyan, so depende kasi magbi-message naman yan, eh, no? So yun. So usually ang pinipili dito yung 30 days na worth is 90 Hong Kong dollars, tapos meron kang yun nga 21 MBS local data, 20 gig in unlimited internet, no? Yun. So ito yung idadial natin, no? Kung alimbawa pipiliin mo lang is 2 days, no? So ito yung idadial natin, no? Hindi ka tatawag dito. Okay? Sa 30 days na ang worth is 88 Hong Kong dollars, so ito yung itatype natin. Yan. So kung 30 days again na ang worth is 90 Hong Kong dollars, so magkaiba yon, no? Magkaiba sila ng benefits, no? Although 30 days siya, pero magkaiba sila, no? So makikita mo naman yung difference, no? Tapos meron din naman 90 days, good for 3 months ito. Tapos ito yung idadial natin. Once na maglo-load ka na, so yun, no? Kung mismo sa internet mismo sa kabayan, unlimited ganyan, so yun lang naman ang idadial natin, no? So magbe-message naman si CMHK or kabayan SIM card, no?
kapag na-register ka na, o pwede ka nang gumamit ng unlimited na internet, no? Kahit natutulog ka, open na may internet mo, is okay lang yun. Kasi nga, unlimited nga siya, no? Kasi usually, phone lang naman ang ginagamit natin. Hindi naman masyadong mataas ang paggamit natin dito, no? Although, ano, continuous naman yung pag-ano niya, is wala namang kaso yun. Kasi ang mahalaga lang dito, eh, may access tayo sa internet, no? Kasi may mga employer kasi na nagbibigay sila ng wifi, password, yan. So, libre kang nakakagamit. Pero usually dito, eh, sa SIM card or sa internet natin, gastos natin yung pag-load natin sa internet, no? Yun. So, kapag ka ma-expired na yung data mo, 3 days before, magme-message na yan sa'yo na kailangan mo na mag-load, ganyan. Pinapaalalahanan ka na mag-reload ka na or mag-top up ka na, ganyan, para makontinue yung internet mo. At yung pag-register mo sa internet na unlimited is continuous pa rin, no? Eh, ang tanong dito, paano kung nahinto, nakalimutan mong bumili ng for internet load mo, yung prepaid card mo, tapos nahinto siya? So, ano ba yung gagawin mo? So, ang gagawin mo dito is same thing lang din, no? Magre-register ka ulit. Itatype mo pa rin yung mga code at saka yung 16-digit dun sa mismong prepaid mo. Yun. So, panibagong registration na ulit. Although, kahit nakaregister ka na, kung na-expired ka na, na-expired na yun, hindi mo na-renew o na-register ulit ng mas maaga, o nag-remind na sa'yo yung ano, hindi mo nagawa kasi for some reasons. So, needed mo pa rin mag-register pa rin, no? So, para malaman ninyo na before na ma-expire yun, so, kailangan nakabili ka na ng panibagong SIM prepaid. I mean, yung para sa internet mo. Para pag nag-remind na siya, mag-nag-remind na sa'yo, madali mo na siyang i-top up ulit. Yun. So, continuous yung pag-use mo ng internet. Yan. No? So, pasensya naman, no? Kung yun sa paggawa ko ng video na yun, eh, ang dami kong sinasabi nung time na yun. Kasi gusto ko mas ma-elaborate din kasi yung sa internet. Kasi yun na naman ang mahalaga. No? Kasi pag sa registration nga naman, may iba namang mga Pinay na mga matatagal na doon. Yung alam na kung paano mag-register, eh, tutulungan ka naman, no? Kasi ang mas nag-focus ako kasi dito sa paano nga naman pagka mag-load ka na sa internet mo, di ba? Siyempre tayo, hindi pwedeng walang internet, di ba? Eh, marami tayong mga activities na ginagawa, di ba? Lalo na pag nasa labas tayo, kukontakin tayo ng employer natin. So, paano na, di ba? So, yun. So, pasensya naman, no? Kung ang dami kong blah, di ba? So, yun. So, nagpapasalamat ako kasi natangkilik ninyo yung aking videos na yun. At ito na yung sa pangalawang pagkakataon na nakagawa ako ulit in regards doon. Kasi nga, yung sa experience ko na yon, yung pag-register kasi, hindi ako nag-register nun eh. Yung mismong pagdating namin sa agency nun, may na-terminate kasi na nag-stay pa siya doon. Then, tinulungan niya kami, mga bagong dating, kung paano nga naman mag-register. Yun. So, ganun nga yung nangyari, ginawa, no? So, hiniram niya yung passport ko, which is binigay ko sa kanya, yun, pinicturan niya. So, yun pala yung, kung gayon pala mag-register ng SIM card, no? Kapag ka nandun ka na sa Hong Kong. Kasi hindi ka tulad dito sa atin, sa Pinas, kapag in-insert mo na yung SIM card, is okay na. No, lo-loadan mo lang kasi makikita mo naman kagad yung number mo. Pag nag-load na, okay na. I-register mo lang sa, ano, okay na din. Mabilis lang, di ba? Pero dun kasi kailangan may picture pa, ganyan, whatsoever. Maraming cheche-bureche. Pero pag once na nakapag-register ka na, eh, very convenient na siyang gamitin. No? So, yun lang. Ayan. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi, about dito sa ating episode for today. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga kaswisi. Bye!